bakit nababawasan yung watch time hour natin or revenue kung ikaw yung monetize na. So, ito yung kasagutan guys. Ito po yung totoo talaga. Totoo na sagot or ito po yung meron tayong basihan or evidence. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman ako ang nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and of course click the bell button below para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, tuturuan ko kayo or ipapaliwanag ko sa inyo yung mga katanungan na bakit nababawasan yung watch time nyo, yung revenue nyo, or nababawasan ba talaga or hindi, malalaman nyo ngayon dito sa video na to. And bago yun guys, disclaimer lang, hindi po ako ganun ka-professional pagdating sa bagay na to, pero still mag-share ako ng idea ko, knowledge ko about sa topic na to kasi ako kasi yung tao na mahilig ako kumalap ng mga impormasyon, mga idea, or knowledge ng ibang tao. That's why nakuha ko tong topic na to, or ano, lalaman ko na ganito pala siya, ganito yung totoo. And bago yun guys, itong content ko na to, alam sobrang ganda niya talaga kasi bakit malaking tulong to sa atin ng mga small YouTuber na gustong ma-monetize and gustong maabot yung requirements ni YouTube na 4,000 public watch hour. Kasi alam naman natin na tayong mga hindi pa monetize or mga small YouTuber pa, mga aspiring YouTuber is sobrang hirap abutin yung 4,000 watts or isipin mo sobrang habang oras yun. And para mapadali yung guys, kasi ako kasi hindi naman pagmamayabang pero sobra kalahating watts are na yung nakuha ko. And simply lang ginagawa ko guys, share ko sa inyo, kailangan upload ka lang ng upload ng video, kailangan gawa ka lang ng gawa ng mga video. Kahit na hindi kagandahan yung edit mo, kasi ako, makikita nyo naman sa mga video ko, hindi talaga ako ma-edit na tao, hindi po ako kagandahan mag-edit. And pangalawa guys, kailangan maganda yung content mo, yung sigurado ka na may mapupulot na aral yung mga nanonood sa'yo, makaka-relate sila. At the same time, kung ikaw na YouTuber, magaling ka magbatawa, magaling ka magbasaya ng tao, maganda yun kasi yun talaga yung patok talaga sa YouTube, yun talaga yung pinapanood ng mga tao. And pangatlo naman guys, kailangan yung video mo mataas or ibig sabihin abot na mga 10 minutes plus ganun. Kasi may nakikita ako ng mga video na maraming viewers pero sayang kasi minsan 4 to 5 minutes lang. Mas maganda guys na abot ng 10 minutes yung video mo kasi halimbawa 10 minutes yung video mo, tinapos nung dalawang viewers mo ng 10 minutes, so nasa magkano yun? Or nasa ilang minutes yun? Diba? Meron kang? Kailan po yung mag-solve? Diba? So, lahat ng mga maiipon mong, halimbawa nakaipon ka ng 50 minutes, so divided by 60, or nakakuha ka ng 100 minutes, pinakamababa na yun. Within 5 minutes, nakuha mo siya 100 minutes. I-divided by 60. So, okay na yun. Diba? At least, naka isang oras ka. Sobra isang oras yung nakuha mo doon. So, ano pa kaya kung nakakuha ka ng 1,000 minutes? So, divided by 60, nasa ilan yun? Siguro mga 16, mga 17 hours, diba? Mga, 17 hours. Nasa 1,000 divided by 60, siguro 16.6, then mag-round off ka sa 17 hours ata, if I'm not mistaken. Yun guys, simple lang po yung gagawin mo, yun lang po yung dapat mong gawin kung gusto mong makuha agad yung requirements ni YouTube or maumpisa ng medyo mabilis kasi alam nyo guys, sobrang hirap abutin yung requirements ni YouTube na 4,000 watts hour. Alam natin yan, alam natin na mga small YouTuber, diba? So simple lang, upload lang ng upload ang video,
kailangan mahaba yung video mo, about 10 minutes, and then kailangan maganda yung content mo. And ito na guys, umpisahan ko na yung topic natin ngayon, yung katanungan na bakit nababawasan yung watch time hour natin or revenue kung ikaw yung monetize na. So ito yung kasagutan guys, ito po yung totoo talaga, totoo na sagot, or ito po yung meron tayong basihan or evidence talaga na ito yung totoo. Okay, sa lahat ng mga nagtatanong kung nababawasan ba ang watch hour mo, watch time minutes mo, or watch minutes mo, hindi po nababawasan. Wala pong nababawas guys, kahit na ilang beses ka pang ma-spam, wala pong nababawas sa watch time hour mo, kasi ganito po yung nangyayari. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos guys. Oras, bawat oras po, nagpapalit yung, kada may nanonood sa atin, nagpapalit po yung analytics natin or yung watch time minutes natin. Kaya ang nangyayari guys, pansinin niyo po. Pag may nanonood sa iyo, tumataas, bumababa po yung watch time minutes mo. 'Di ba? Yung oras mo. 'Di ba bumababa, tumataas? Pero guys, within 2 days 'yan, babalik po sila lahat. Ito total po ng YouTube, at babalik lahat ng yung akala mo na nabawas sa iyo. Hindi po 'yun nabawas, guys. Ganun talaga, normal po na bumababa, tumataas po yung watch time minutes ba, ganun ba? Pero kung mali po yung pinagsasabi ko na watch time minutes or watch time hour, ganun na lang. Correct me if I'm wrong. And then ganun, 'yun po yung totoo, guys. Wala pong nababawas. Wala pong nababawas sa watch hour natin. Okay? And lalong-lalo na sa mga monetize na guys, kasi may mga kaibigan ako na ganun talaga. Kasi dati, alam mo, sinabi ko sa kanila, sabi ko, bakit nababawasan yung watch hour ko? Tinawanan nila ako kasi yung totoo daw guys, wala pong nababawas. Ganun talaga. Okay? Kahit yung mga monetize na yung revenue, yung kikitain mo sa YouTube, ganun talaga, tumataas, bumababa. Pero within 2 days, babalik po yun sila lahat. Ito total po yun lahat. Hindi po sila nawawala. Ganun talaga nagbabago siya. Okay? Bawat oras nagbabago-bago po yung watch hour natin. Okay? So, yun na guys. Hopefully na sa lahat ng mga nakapanood ng video na to, sana naliwanagan kayo na wala po talaga, hindi po nababawasan yung watch time hour natin. Diba? Wala pong nababawas. Kahit na ma-spam tayo, okay lang kasi wala pong nababawas. Okay, so yun guys, kung gusto mo mas mapabilis makuha yung 4,000 public watch hour, kailangan upload lang tayo ng upload ng video, habaan natin yung video natin, and then kailangan gumawa tayo ng magandang content yung makapupulutan ng aral at same time makakatulong.